What's up, guys? This is Juancho Trevino. Medyo mahaba ang naging araw ko, pero excited ako na i-share sa inyo itong experience ko. Ano ba itong experience ko? At ano ang pag-uusapan natin ngayong araw? Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang pagbubuo ng bike. Yan ang ating main topic for today. So bakit ko naman naisipan gawing vlog to? Siyempre, marami ang nag-iisip kung magbubuo ba sila ng bike or bibili na lang na nakaset na. So I will share with you guys ang aking naging experience sa pagbubuo ng bike. Ako, ang naging experience ko, bumili na ako ng bike nang nakaset na. The reason behind that is that wala akong masyadong experience at wala akong masyadong know-how sa mga bikes noon. So medyo mas nag-opt ako dun sa safer alternative, which is buy a set na. Pero ngayong araw, susubukan natin, katulad ng sinabi ko, bubuo tayo ng bike from scratch. Actually, this bike is for my dad dahil birthday niya ngayong April 27, 2021. At ito ang mga naging steps ko. Okay. Assembly day na! Wala ko na group set ko. Ready to roll na to. Let's go. Bubuoy na po ang bike. Okay, sige. Try natin. Bili natin yan. Fork, no? Fork sa brake set. Sige, tara. So ito yung isang wheel na nabuo na ni Kuya. Ito yung magiging tunog niya pag pinapaslide mo lang. So ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo sa ibang shop dito sa Novali para bumili ng fork kasi yun yung wala nila dito. So yun yung parang shocks. Fork tsaka brake set ang kulang ko. So pag nabili ko na yun, kompleto na, pwede na naming buuin yung bike para sa tatay ko. Let's go! Magkano yan? 5,500. Hindi po, Santor. Ah, Santor. Santor yung brand. Tapos, may ano kayo? May brake set kayo? Shimano na MT200 hydraulic brake. Hindi ka nabibili nito. Okay yan, Shimano. Ito pang likod. Meron din kasama. Ito. May tornilyo natin siya. Yan. So, nakuha ko na yung fork at yung brake set. O, diba? Kita nyo, parang ano lang, food panda lang, diba? Pero brake set to. Dito nakasalalay ang buhay ng sasakay dito sa bike na to. And itong Santor shocks. So, ito na yung medyo hassle kapag nagbubuo ka ng sarili mong bike. Yun yung kapag pupunta ka sa isang shop, tapos dun mo papa-assemblein lahat ng parts na, hindi mo na natitingnan kung yung price na yon meron sa ibang shop na mas mura. So it will require effort. Syempre kung budget is not a factor naman, syempre pwede mo na, at saka pinagkatiwalaan mo yung shop, pwede mo na ipabuo sa kanila. Pero ako ngayon, since may ginagawa pa yung mechanic na nag-handle sa bike ko, maghahanap ako ng ibang options of yung mga minor parts na lang, katulad ng handlebar at saka yung seat. Halos lahat ng major parts naman covered naman natin. So tingin tayo sa iba para syempre mas makapag-canvas tayo na mabuti. Thank you.
kumpleto na. Ito na yung regalo natin ko doon. Ano ba ang kailangan i-consider kapag bubuo ka ng bike? Number one, pipili ka ng frame mo. Pili ka ng frame na swak sa budget mo. Dalawa ang pagpipilian mo din dyan. Also, the aluminum frame or carbon frame. Yung carbon, obviously, is the much lighter choice. Medyo mas mahal siya. Kaya maraming may gusto ng carbon. But aluminum is fine as well. Second, hanapin mo, at yun yung hinanap ko ng matagal dito sa Santa Rosa area, naghanap ako sa mga bike shop dito ng etong group set na ito. Pero palaging sold out dahil maraming gustong mag-upgrade niya at dahil usong-uso nga ang mga bikes ngayon. Marami ang nag-upgrade at nagpapalit ng kanilang group set. So, looking for a group set was siguro the hardest part of this journey. Nakahanap pa ako at nakabili pa ako sa San Pedro, Laguna ng specific group set na hinahanap ko for this bike. Ang third naman na hanapin mo ay yung wheel set. Yan yung gulong at lahat ng kasama sa gulong. Yung goma ng gulong, kung tubeless ba to or may tube. Siyempre, yung tubeless yung better na alternative, but mas expensive nga siya. At lahat na kasama doon, lahat ng mga rotors, lahat ng mga hubs, yun yung mga iisipin mo. Wheel set yan. Ang next naman na hahanapin mo ay yung fork. Fork at brake set. So, importante yung fork. So, kung mapapansin nyo, iba-iba ang presyo ng mga fork. Dahil yan sa bigat or sa technology ng fork mismo. So may mga fork na may remote na, may mga fork na this spring, may air din. Okay, so what I got for my dad's bike is just the regular one, yung standard fork lang. Brake set, syempre dahil dito nakasalalay ang iyong buhay, pumili kayo ng maganda. Ang nire-recommend ko syempre is Shimano. Yun rin ang binili ko for my dad. At ang susunod naman, nahahanapin mo yung mga mas minor components lang ng bike mo, which are the seat post, may seat clamp, yung seat mismo, hahanapin mo rin yan, handlebar, bar grip, stem, at yung headset. So pag nakompleto nyo lahat ng nabanggit ko, good to go na yan. Umaandar na yung bike mo. Okay na yan, pwede mo na sakyan, pwede ka na bumili sa tindahan ng suka. Good to go na yan. At syempre, lalo na kapag nagbabike na kayo, makikita nyo, syempre, mas safer kapag mag-ride with your friends. Mapipeer pressure ka na mag-upgrade. Sakit po yan, mga kaibigan. Upgrade-itis ang tawag dyan. So, yan ang iiwasan natin. Ang suggestion ko sa inyo, pakiramdaman nyo muna kung kailangan nyo mag-upgrade or hindi. Kung essential ba talaga sa gusto mo ma-achieve yan. Kasi, syempre, ang una nating iisipin, gusto lang natin mag-exercise. Tapos, patindi ng patindi ang mga pangangailangan natin. At kailangan na mag-upgrade na mag-upgrade. So, yan suggestion ko. Kung medyo tight ang budget, syempre, pakiramdaman nyo muna kung kailangan nyo ba talaga. Lahat ng ibang accessories katulad ng ilaw, ng helmet, ng damit, ng sapatos, mabibili nyo online. So, I suggest na dun na lang din kayo bumili para mas lesser yung time nyo sa labas ng inyong mga pamamahay. So, to summarize everything, ang pagbubuo ng bike is a very long process. So, nire-recommend ko lang siya sa mga medyo mas maselan sa mga bike parts. At syempre, para custom fit sa inyo yung bike na gagamitin nyo for a long time. Okay? So, in terms of price, mas mapapagastos ka ng bahagya kapag bumuo ka ng bike. Pero, one thing na sure kayo dun is that you get to control the quality of your parts. Yung quality control is very essential dahil nga, syempre tatakbo ka ng 10 to 40 kilometers per hour. Kailangan kampante ka sa mga parts na hindi ka i-fail talaga. So, importante talaga na quality talaga yung mga parts na bibilin nyo for your bike. So, kung may time ka, may budget ka, at higit sa lahat, may pasensya ka, building a bike is a very good choice for me. Dinala nyo dito. Close your eyes. Tiwala lang, Dad. Hala.
Ala. Ano ba yan? Ano ba ba't paatras yun? Kasi pwede mong kapabal. Wait! Okay, stop! Ready? Set. Open your eyes! Ano yan? Ayan! Happy birthday! Wala ko yung pangakit na ako ng web group. Wow! Ha? Ang ganda! Oh, thank you! Woohoo! Ang ganda! Nice yan! Hindi mo yung buwan ng ribbon. The ribbon. Pansin nyo naman yung ribbon na maganda. Oh. Hirapin din yung ribbon niya pa. Yung mga 45 minutes kung ginagawa yung ribbon. At least, turn out mo. Large yan, large frame. Mas malaki yan kaysa sa akin. Large frame to eh. Yung tsura ni Daddy, nakagano'n ako, ano yan? Hindi ka pabigil eh, ano yan? So to wrap things up, i-share ko na lang din sa inyo yung nagastos ko for this bike. Para syempre maset nyo na lang din yung expectations ninyo. And of course, para sa mga gustong mag-consider na lang din building a bike. Medyo mataas ang demand ng mga bikes ngayon. So I think this is a good choice for you to consider also. So here's the price list. At dyan po nagtatapos ang aking vlog for today. I hope you guys learned something sa aking mga kapadyak. See you on the road. Siyempre, ride safe. Ride respectfully. Sa mga nakikinood lang at tinapos pa rin itong vlog na ito nang walang naiintindihan. Maraming salamat pa rin sa inyo. Please do comment, share, and subscribe to my channel para sa other videos or vlogs that I do. Para sa mga may suggestions ng mas mga cheaper alternative or mas better alternative sa mga nagawa ko, please do also comment in the comment section below para ma-bless mo rin yung ibang mga taong nagko-consider bumuo ng bike. At syempre ako din, next time, bumuo ako ng bike. Thank you guys for watching. See you guys soon!